Hello mga Jusero, mga boss, mga pops. Welcome back to RG's Alonso Moto Vlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. And don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon. Maraming salamat po sa lahat po na nanood ng special vlog na silver play button po ng ating channel. At ganyan din po, salamat sa mga nanood po ng mga previous vlog natin sa Motorstar and Yamaha. Yun. Thank you so Thank much. Thank you po. And for today's vlog po mga Chisero, pag-uusapan natin ang kauna-unahang FI ng Euromotor. Siyempre, hindi sila pahuhuli. May EFI na sila. Tama. Ano yun? Ito po ang Model T 150 EFI. Wow! Diba? Big time. Kaya naman, alamin natin kung may pinagkaiba ba ang carb sa FI ng Model T. Diba? Alamin natin. At alamin mga natin. Chisero, may content po kami noon ha. Hanapin nyo lang po sa channel. Ayan po yun. Yun. So ngayon po, pag-usapan na natin yan, yung EFI in 5, 4, 3, 2, 1. Mga Chisero, na bago tayo magtuloy-tuloy, pag-usapan na muna natin kung magkakano ba itong bagong Euro Model T 150 EFI. Magkano ba yan? Sa pagbabalik po lang, Pasto. Ngayon po, malalaman po natin ang presyo po niya nasa 75,800 pesos. Grabe, no? FI na yan. 75,800. At kung pag-uusapan naman natin ang installment, mga Chisero, ang down payment po nito nasa 7,000 po. Ayan. Wow! So ngayon, umpisahan na natin itong click na click na Euro Model T 150 FI. Okay. So ito po yung harapan niya mga Chisero. So, nothing has changed in terms of the design. So ito po yung kanyang look up front. Yes. We're looking at the silver model na merong green streaks po sa kanyang design. Decal. So ang kanyang lighting ay syempre full LED lights ito mga Chisero, at isa yan sa mga ibinibida ng Model T 150, from daytime running light sa mga signals niya and yung kanyang malupit na headlight, di ba? May pagka carbon pa rin ito ng style. Yes, very aggressive looking mga Chisero, very stylish. Sobrang ganda. And very competitive sa design. Exactly. Okay. So, ngayon naman syempre, dito naman tayo dumako sa baba. Naka-telescopic port to. Okay. Tapos ang kanyang brake system po ay naka-disc brake sa harapan. At ang kanyang gulong po ay nasa 90/80/14. Ayos. At tubeless to mga Chisero. Okay. Yun. So halika na mga Chisero. No? Buksan naman natin ang kanyang panel. Wow! Laban, naka-digital na talaga. Diba? Parang parehas lang din ang carb. Naka-digital din yun ng una. Diba? So ngayon po dito makikita natin yung halos lahat ng mga kailangan natin. Ayan ang fuel gauge, yung RPM, odometer, yung timer, and may engine pa, yung signal natin, indicator. Ayan, o diba? Ayos! At nakatuwa sa kanyang panel, decent size, pero very visible. Yes, and to think na nasa arawan tayo, di ba? So nakikita mo yung kanyang panel. Totoo. So ngayon po, andito naman tayo sa mga buttons. Syempre, typical natin, meron tayong kill switch dito. At yung ating electric start, yung ating ilaw. At sa kabila naman po yung horn. Wow! Tapos yung ating signal natin dito. And then yung high beam and low beam. Ayan, tignan natin yung lights niya, mga Chisero. Ayan, oh. Okay, so mga Chisero, no, dito po, isa sa mga kinaganda rin ng model dito, meron passing light. Yan, ano dito yan? Plus, meron din sa... Oo. Yun, oh. So, ito yung itsura niya, mga Chisero, pag activated and open na yung mga lights niya. So, look at the passing light, mga Chisero. And then, napaka-wide po ng range ng kanyang headlight. At napakalinaw. At syempre, very impressive yung kanyang daytime running light. Ayan. So, very fortunate tayo na may activated unit. So, nakikita nyo, in actual, yung itsura ng unit kapag bukas na. So, dito naman ng mga Chisero na hindi ko nasabi, meron tayong park brake dito. Ayos. Dito naman tayo. Ayan, syempre, isa sa mga features din ng Model T. Wow, charging port.
Well, actually, ang charging port, tingin ko, is one of the basic necessities na ng mga motor lately. Oo, kasi napaka-importante naman talaga yun. Pag wala kang charging port, hindi ka uso. So, usong-uso ngayon, click na click pa ngayon si Model T 150. Correct. At yung pockets niya? Okay, yung pockets niya, no, medyo hindi kalaliman. So, pero maluwag. Kasi so, may lagay dyan. Medyo forward kasi siya instead of palalim. Oo, so, kasi naman dito yung mga changes, basahan siguro. And, yes. Pero, do not expect to put water containers, etc. You can probably buy something na customized na lang after sales. So, okay, no, tingnan mo naman, napakaganda na ng kanyang ignition, di ba? Tapos, meron pa siyang panglock dito, di ba? Para iwas siya malaro ng mga bata. Okay. Then, one thing that I like here, guys, medyo upright yung dito. So, give you more space. And then, may hook siya, syempre. Okay. And then, malawak naman yung kanyang footboard. At yung battery niya nandito sa ilalim. Dito sa footboard. Dito tayo dumako, mga kesero, sa kanyang seat. Patingin. Napakaganda, napakalawak. Napakalambot. Correct. Ang sarap upuan nito. At ang ganda ng material for the rubber. Mm-mm. Then may apple seat for the rider and then for the pillow. Manawak. Manawak siya. And yung kanyang grab bar, ayos. At according to the coach, medyo may added safety feature ngayon si seat niya. Kasi before daw sa carb, open mo na siya, ma-open mo siya kagad once you turn it on. Pero this correct time, kailangan nakatutok siya dun sa seat just to open it. Yes. Okay, so good. Yun yung pinagkaiba ng carb sa EFI. Then malinis din ang kanyang stitch marks. Malinis okay siya dahil bagong-bago. Good. Ito yun, ayos naman siya. Pagdating naman dito, half-face helmet pa rin ang kasya dito. Okay, good. At very ample naman yung kanyang room. Correct. At mga tisero, no, dumako naman tayo dito sa fuel tank. Ito po ay nasa 6.5 liters pa rin. So, Oo. Natuwa ako. Very sturdy talaga. Napakapal. Napakasolid. And ngayon naman, syempre, kapag-uusapan naman natin yung likod dahil Model T nga siya, buksan natin yan para makita kung bakit Model T. Ayan. So, parang dahil meron T-shape. Dahil sa ilaw nito. Yes. Diba? LED po yan, mga tisero. At continuous siya, parang nga siyang more of an arrow, pero ayun, no? Very prominent siya, especially when you drive at night. Yes. So, syempre, pag nag-stop po kayo, lumalabas lahat yan. Yung mga ilaw so, na yan. So, pag-usapan naman natin yung size ng gulong nito sa likod. Ang size po nito sa likod ay nasa 100 by 80, 14 inches. At naka-tubeless po ito, mga tesero. At ang brake naman nito sa likod ay naka-drum brake. So, ang harapan, disc brake. Sa likod po, drum brake. Naka-single shaft. And ano pa ba meron ito? Ang kanyang suspension po sa likod, naka-coil spring suspension. At isa sa mga maganda rin dito, meron siyang tire hugger. Diba? So, at least yung putik, hindi masyadong napupunta agad din sa loob ng makina. Plus, meron pang harang na rubber dito. Diba? So, safe siya dun sa mga putik at kung ano-ano man mga tubig na tatalsik sa kanya. At decent din yung space between the tire tsaka ng kanyang fender. Correct. So, iwas talsik. So, usapang makina, mga tisero. So, ang engine type niya, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, tapos 2 valves, tapos ang kanyang fuel system ay EFI, mga tisero. Yun. So, ibig sabihin, garantisadong fuel efficient, mas maganda yung combustion, at mas swabe ang kanyang travel at maneho. Correct. Ito po ay naka 150cc, tapos ang bagong cooling system po, naka air cool. Kasi yun, hindi napapatalo sa kanyang cc, 150. This time, na-level up niya in a small span of time. Ngayon, EFI na, kaya siguradong maganda yung biyahe nito. Tapos, compression ratio niya is 9.5 is to 1. Tapos, meron siyang quick start. At balita ko, meron pa siyang isang feature na tinatago dito eh, di ba? Coach, patunayan mo nga na may kill switch, Coach! Ang safety features na sa side stand kill switch. Once na binaba mo siya, sa ibang motorcycles, no? Pag binaba mo siya, automatic mamamatay natin. Yun, no? Features netong Model T150. Tama. Bukod dun sa handle kill switch, meron din tayong side stand kill switch.
Ayan mga Tesero, kausapin natin si Coach Tom. Isa po siya sa mga sales and marketing po dito sa Mitsukoshi. At isa rin siya sa fellow vlogger. Exacto. Ano po YouTube channel niya, sir? Coach Tom Vlogs. So yan, like and subscribe na rin kayo. Siyempre, sa YouTube. Okay. So, siyempre, sa Chuseros. Kala Chuseros din. So, si Model 150 EFI natin is ang gasoline consumption niya is around 35 to 38 kilometers per liter, or it depends kung paano mo laruin yung throttle mo. Ah, okay. So, ibig sabihin, pwede pa lang yun, no? Mm-hmm. Pwede na pala yun para sa isang EFI. Coach, na-experience siya nang ma-drive yung carb ng Model T, di ba? Yes. So, how's the driving experience? Smooth naman si Model T 150 yung carb pipe natin. Okay naman siya. Less vibration siya. Siguro same lang din siya dito sa FI natin. So malamang mas elevated yung feature yes. ni EFI. Yes. Ayo. Yes, saka yung comfortability niya upon driving. Ako as a 6 foot no, na drive ko na yung carb pipe and almost same lang naman sila. Talagang komportable naman talaga. Ito yung magandang portion natin. Saya mga Chisero, no? Dahil 5'5 po ako, no? Magsisita height na tayo. Yan, so ang dimension ng Model T 150, 1,960 by 1,115 by 660. Ground clearance niya is 110mm at ang dry weight niya 95kg. So, for 5'5 height, ito po ang itsura kapag sumakay na kayo sa Model T 150 FI. Correct. Kamusta naman ang comfortability? Comfortability, sobrang para sa akin swabang swabe at gustong-gusto ko na siyang iuwi, Coach Tom. And the so, ito yung harap. Yes, napakaganda, very comfortable, mga Tisero. And medyo labas lang ating tiyan, no? Coach Tom, ito naman, dahil si Coach Tom po ang height ay 6 flat. 6. Yes. Basketball player, girl. Yes, dati. Coach nga, diba? Sige, tigyan nga natin, Coach. Yes. Lang 6 foot. So, flat po tayo, no? At pagdating naman sa, dito, medyo maluwag pa yung space natin. Hindi ito matama yung tuhod natin dito sa front board natin, no? Oo nga, no? Oo. Pwede pa. Yan. Then sa harap, ito yung itsura. Medyo komportable naman siya kasi hindi siya masyadong mababa, hindi siya masyadong mataas. Talagang tamang-tama lang yung taas ng manibela natin. Astig! Ayan, so mga Tesero, napapunta tayo dito sa mga area ng mga motorsiklo. Ayan, so ito yung... Ito yung color net ng Model T FI natin. Wow! Wow! Meron din tayo stock dito ng carb. Oh, may carb pa? Yes. Oh, yung carb, coach, di ba, nasa 65,000? 68,000. So, makikita nyo mga Chisero. Ang pala depression. In terms of the design, halos wala naman pong pinagkaiba. The only difference sa EFI is meron lang siyang line na white. Yes. But all in all, mga Chisero, pares lang yung body and yung size, wala po masyadong nabago. Yung makina lang po in-improve. Yes. Correct. Ano pa yung kulay, Coach? Meron tayong available din dito na color blue. You know? And I think magugustuhan din ng mga tao doon. No? Ay! Ayan. Wow, ito yung blue. Di ba? May kakulay ito eh, no? Coach? Yes. Ang ganda ng kulay blue. Combination niya na silver and blue. Tsaka black. Ang ganda ko merong matte black sir, di ba? Yes. Napakaganda. Nakakatawa sa Mitsukoshi. Pag nagdaba sila ng kulay, hindi lang siya basta boring na kulay. So this time, ganda nung pagka-blue niya. Parang may naalala ako. Ako din. Nag-refresh siya memory ko. Ang ganda ng glossy blue. Ang ganda rin ng glossy red. Tapos ang pinakapanalo yung white na missile, yung silver na merong green streak. Correct. Papaano po ba kumuha dito sa Quezon City branch po?
Pwede sila mag-apply through online. Search nyo lang po yung sa Facebook natin, MMPI Violado. Pwede kayo mag-message doon kung gusto nyo mag-apply. Or mas maganda kung pupunta tayo dito, mas makita natin yung actual units para may mag-a-assist natin ng mga MAs natin dito. Then, fill up lang po tayo ng application form. Tapos, hintayin lang natin yon. Tatawagan tayo for CI. Then, after CI, hintay lang po tayo ng approval. Then, release na po tayo kagad. Ayos! Madali lang po ba mag-approve si... Madali lang po ang approval dito kay Mitsukoshi. Meron lang po tayo dito ng one day process po para magkamutaw na tayo, no? Wow, naman talaga. Mm-hmm. Sir, anong araw po tayo bukas? Mali yung tanong mo. Walang kasi wala kaming sarado. Ayun. Anong araw kayo sarado? Ano ang sinasabihinga? Yung pala yun. Tama na. Ano araw kayo sarado, sir? Wala po. So, ngayon, Mondays to Sundays, open lang po lahat ng branches natin nationwide. Naku, mga miyembro pala kayo ng mga kuracha. No. Dinag pala yes. 7-Eleven. Oh, boss, itutuloy-tuloy ko na to, Coach Tom, ha? Sige kasi, di ba, napaka-importante po pag nagkakaroon po tayo ng mga bagong unit po na inilalabas. Mm-hmm. Katulad ito, kauna-una ang EFI po ng Euro Motors. Yes. Di ba po, dapat meron tayong mga availability o meron tayong mga available na mga parts and for EFI. Mm-hmm. Meron po ba, sir, si Euro o si Mitsukoshi yes. ng mga piyesa neto? Yes po, meron po tayo. At dito po sa Rodriguez, nandito lang po sa tabi ng branch natin ang spare parts po natin, no? Ayos. Yun, so may service center tayo. Yes, service center po dito lang po sa baba ng branch natin. Then kung magtatanong rin po kayo about sa FI cleaning natin, meron din po tayo dito available. Wow. Yes, so sir, nationwide po ba to sa mga Mitsukoshi may mga FI cleaning din? O nagkaroon sila ng ano? Alam ko dito pa lang, pero okay. Alam kong meron din darating. Darating din yung time na meron na rin. Pero syempre dahil dumadami na yung EFI na mga motorcycle ng correct. Mitsukoshi panigurado. Yung mga Mitsukoshi brand. Sa mga tisero, no, tanongin nyo lang din. Yes. Sa mga makakausap ninyo sa Mitsukoshi branch about sa mga cleaning ng FI. Okay, yung mga service center nila. Pero mostly kasi ang Mitsukoshi meron talaga ng service center. Yes, lahat naman halos ng branches.